Hello mga kapatid! Welcome sa pangatlo natin tutorial para sa Photoshop. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa layers. Now, ano ba itong mga layers na to? So, bago natin umpisan, sundan nyo muna ako. Una natin kailangan gawin, kailangan natin gumawa ng bagong file. So, click file, new. Iyahin nyo na lang kung anong values meron ako dito. Press OK. So, magkakaroon tayo ng bagong workspace. Now, yan. Saan mo makikita si layer? Si layer ay makikita dito sa may kanang parte ng workspace, no? So, may bandang ibaba. Ayan, may tatlong pangalan. Layers, channels, and paths. Now, ano bang meron kay layer? Sige, bago ko siya explain, sundan nyo muna yung gagawain ko. Una natin kailangan gawain, mag-duplicate tayo ng panibagong layer. Pindutin natin siya 5 times. Yung parang typewriting na to. This one. Yun yun, 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Kung mapapansin nyo, gumawa siya ng madaming layer. Ang tawag natin dito sa mga yan, sa box na to, ay layer. Now, mapapansin nyo, may isang kakaibang layer, yung nauna. Bakit ito may padlock? Yung mga layer na yan, pwede mong pagpalit-palitin ng order yan. Pwede mong i-drag pababa ito sa layer 5 at magiging nasa itaas si layer 4. Now, anong meron dito sa may padlock na to? Yung padlock na yan, yan yung pinakadulong layer mo. Which means, hindi mo siya pwedeng pagpalitin ng pwesto. So, hanggang kay layer 1 lang tayo, pwede makita. Hindi mo pwedeng i-drag pababa si layer 5. See? Hindi mo siya pwedeng i-drag pababa. May balik natin sa dati. That's layer 4. Balik ko ito sa layer 5 sa taas. So, click and drag. Make sure na taas. And, kakaroon 5 na. Ano ba ang meron sa layer na yan? Okay, unahin natin. Kung mapapansin nyo na ulit, si background layer, kulit-puti. Yung image na nasa thumbnail niya. At si layer 1, 2, 3, 4, and 5, yung image niya, or yung thumbnail image niya, ay parang chessboard, checkered. Ano ba yung sabihin yan? Yung parang chessboard yan. Ibig sabihin yan, walang laman yung layer mo or transparent siya. So, meron tayong paraan para makita ang mga layer. Pwede natin silang disable. So, for example, disable natin itong si background layer. Mapapansin nyo yung screen na yung parang chessboard. Kasi nakikita niya si layer 5 na transparent. So, paano ba yan? So, bigyan ko yung analogy para mas magets nyo. Medyo nakakalito pa sa una, sundan nyo muna. Una natin kailangan gawin is buksan nyo ulit si background. Isipin nyo si background ay isang lamesa. Yan, lamesa. Layer 1, pangalanan natin. Double click nyo si layer 1, mapapansin nyo, pwede nyo siyang pangalanan. So, pangalanan natin siya, lagay natin dito, tinapay. Gagawa tayo ng hamburger. Yan, tinapay. Ano ba kulay ng isang tinapay? So, kulayan natin. Gamit si paint bucket tool. So, kulayan natin ito. Kulay ng tinapay yung orange. Sundan nyo ako. Kaya ko explain. So, makagawa natin yung tinapay. Double click nyo ngayon itong sa layer 2. Nabasun si tinapay. Kung gumagawa na hamburger, syempre si patty. Yan, kulayan natin si patty. Anong kulay ni patty? Syempre, brown. Medyo sunog. Ayan. Ang mukha ng pati. Ayan. Next, kay pati, syempre, si ketchup. Ayan. Ayan, double click. Ketchup. Ang kulay ni ketchup, pula. Next, si lettuce. Double click na rin. Ayan, kulay green. So, gagawa tayo ng hamburger. At pagkatapos nila ito, syempre, isa ulit, tinapay ulit. Ayan, gawin natin. So, meron tayo ilang layer. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 layers, nakabuto tayo ng hamburger. Ano meron sa hamburger natin? Sa pinakataas, si tinapay. Sunod si lettuce, si ketchup, si patty, at another tinapay. Now, itong si eraser tool, this one, syempre from the word itself, eraser, nagbubura,
Isipin nyo sa eraser tool, yan yung bibig ng kaibigan nyo. Paano yung bibig ng kaibigan nyo? So, tingnan nyo to. For example, si kaibigan nyo, kinagatan yung tinapay nyo. This one. So, kakagatan niya yung tinapay nyo. Yan, eraser tool, kinagatan niya, ganyan kalaki. Sinaki ng Jupiter yung kagat niya. Hindi sa hamburger niya. Kinagatan niya yung tinapay ng hamburger niya. Kinain yung tinapay sa pinakaitaas. Sino makikita natin? Si lettuce. Kinain niya rin yung lettuce. Kalahati ng lettuce. So, sino makikita natin sunod? Sino? Si ketchup. E dinilaan niya yung ketchup. Sino makikita natin sunod? Yung kalahati ng ketchup. Si patty. Eh, yung patty natin, kinagatan din niya. Sino makikita natin? Yung nasa ilalim na tinapay. Ikinain niya ulit yung tinapay. Sino makikita natin sa dulo? Siyempre, sila mesa o yung background layer natin. Ganun ang pinakasimpleng analogy kay layer. Kung sino nasa itaas, siya yung unang makikita. So, for example, patayin natin tong si tinapay layer na to. Paano papatayin niya? Hindi makikita. Pinitutong tong mata na to. Hindi siya binubura. Pinapatayin niyo lang. Pwede mo ulit babalik yan. Now, punta tayo kay ketchup. Ay, kay lettuce. Nag-draw niyo kay lettuce na or lettuce layer ng simpleng black na buhay. Yan. Sundan niyo ako. Pag binuksan ko ba itong si tinapay, makikita nyo kaya yung black na guhit na yan? Sipin nyo. Nasa ilalim siya ni tinapay. So, bubuksan natin. Hala, ano nangyari? Ba't nawala yung kulay itim na lettuce? Or yung kulay itim na guhit sa lettuce? Kasi, si lettuce ay napapailalim kay tinapay. Nagigets? Now, click ulit natin kay lettuce. Drawing tayo ng guhit dito. Yan. Pagka-drawing natin ang guhit na yan, i-click nyo ulit kay tinapay at pindutin nyo si eraser tool. Tingin nyo, pag ginamitan ko ng eraser tool habang nakaklik kay tinapay, mabubura ko yung itim na to. Try natin. I-click ko siya. Wala nang nangyayari. Bakit kaya wala nang nangyayari? Kasi nakaklik tayo dun kay tinapay na layer. Hindi natin tinatamaan si lettuce nung eraser natin. Yan yung pinakamadalas na mistake ng mga baguhan sa Photoshop. Sir, bakit ayaw mabago nung ginagawa ko? Eh, binubura ko naman siya. Una nyo i-check, nasa ang layer ba kayo nag-e-edit? Gets? So, para mabura yung itim na yan, kailangan natin pumunta kay lettuce. Burayin natin yung itim na yan, gamit si eraser tool. Oh, bakit naging kulay pula? Another reason. Kasi ginamit natin si eraser tool, hindi naman natin siya kinulayan ng green. So, nabura yung lettuce, ang makikita natin sa ilalim, si ketchup. So, paano magiging green yan? Hindi, kulayan mo ng green gamit si brush tool. Kulayan natin ng green. Papayin ko yung kulay niya. Kulayan natin ng green. Yan. Babalik yung kulay green niya. Nakakuha. Ganyan po, a basic ng layer. Part 1 pa lang to ng layer. Medyo mahaba yun. Papakita ko sa inyo sa susunod na video kung ano mga pwede natin gawain dyan sa layers na yan. Makikita nyo kung paano gumawa ng mga poster na pang Hollywood, kung paano mangyayari na yan. Mamaya, mag special effects na tayo gamit si layers. So, yun muna sa video na to. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutuhan. At huwag kakalimutan mag-subscribe at mag-like sa mga video. Suporta natin ang mga kapwa Pinoy natin. Okay? Share nyo din. Baka may mga gusto kong classmate na matutunan ng Photoshop. Gets? So, kita-kita sa susunod ng video. Click like, subscribe. Paki-like na rin yung page ko sa Facebook. Okay? Thank you.